Magandang mga dahil po, minamahal ng mga magaling at kapatid. Sa channel na ito kung saan po sinasagot ang Diyos sa mga katanungan sa puso't isip natin sa mga magiging salita niya, ang Biblia. So ngayon po ang pag-usapan po natin ay madalas na pong nababalita sa TV, radyo, maging sa internet, ano po. Yung pong pagpatay po ng ISIS sa mga Kristiyano, hindi lang po yung pagdukot nila at saka pagkuha ng mga bihag. So pinapatay po nila yung mga Kristiyano. At lately po ang nabalitaan po natin, marami silang pinatay. Pinagbabaril po na po sa loob po ng isang hukay. At yung isang batang Kristiyano, 22 taong gulang, ay pinutulan nila ng daliri at saka crucify po nila. So, hindi po nakakagulat itong mga gantong gawa nila. Ito talagang ginagawa nila eh. Ano po? Pero ako tuloy ay naudyokan ng mga gawa nila nito na mag-research kung ano ba talaga dinuturo ng Quran tungkol sa buhay ng tao. Ang ganda po nakalagay po sa kanilang Al-An-Nam 6:15 at yung kasunod na verse sabi, "Take not life which Allah hath made sacred except by way of justice and law. Thus does He command you that ye may learn wisdom." So ginawa daw sagrado ni Allah ang buhay, kaya huwag daw kuhanin nila. Sa past Al-Israel 7:33 sabi daw, "Nor take life which Allah hath made sacred except for just cause. And if anyone is slain wrongfully, he have given his heir authority to demand kisas or to forgive. Or let him not exceed bounds in the matter of taking life, for he is helped by the law." Yun. So, meron man daw provision sa kanilang batas kung anong gagawin nila kung may pinatay sa kanila. Huwag daw kukuha ng buhay, kukunin ng buhay ng isang tao. Pero ito po ay ginawang sagrado ni Allah. So napakaganda po sana kung sinusunod nila, ano po. Pero ang malungkot po, hindi po nila ginagawa yung nakalagay po sa Quran na yan. Pagka sa ibang mga talata sa Quran ang sinusunod nila, ibang teaching, mga aral sa Quran ang sinusunod, yung turo tungkol sa at jihad at terorismo ang sinusunod. Kasi gusto nga nilang tanghalin po sila ni Allah pagdating sa kanilang paraiso. Kasi malaki po ang reward po ng mga terrorist, ano po, sa kanilang reliyon. Ngayon, isang Kristiyano nagtanong kung bakit mayroong mga talata sa Quran na inutusan sila makipaglaban o kaya pumatay, ano po, o maging marahas sa mga hindi Muslim, mga Kristiyano, Judyo, o mga Buddhist, mga ibang reliyon. Ang kanilang altakiya, pag isa namin altakiya, yung kasinungalingan na tanggap po sa kanila bilang legal, ano po? Lawful lie po nila. Kasi sa Islam, pinapayagan po ang panluloko at pagsisinungaling at pandaraya at kawalan ng honesty, ano po? Kaya ang kanilang kasinungalingan sinasabi, yung kanilang ginagawang pagpatay ay for self-defense. Yun ang kanilang palusot, ano po. Pero kung titingnan nyo naman po yung ginagawa ng ISIS, yun po ay normal sa kanila. Dahil yun ay halimbawa na binigay sa kanila ng kanilang leader na si Muhammad. Ano po? Yun. Dahil si Muhammad po ay mamamatay tao, meron siyang 26 na mga kaaway na pinagpapatayan po. So,
ito pong pananaw na to na ang buhay parang kasi ang halaga lang ng buhay ng manok. Yan po ang ginagawa po na yan po ang practice po ng Islam na po na hindi nila pinapahalaga ng buhay ng tao. Pero po sa mga Kristiyano po pinapahalagan po natin ang buhay dahil bakit? Kasi ang buhay natin ay bigay po sa atin ng Diyos. Alam po natin yon. Na tayo po inilikha ng Diyos sa kanyang wangis. Ano po? Sa lahat ng nilikha ng Panginoon, tayo lang ginawa niya sa kanyang wangis. At ano po po? Dahil tayo po ay ginawa sa kanyang wangis, tayo ang tinuturing na the crowning glory of God's creation, ang pinakamataas sa kanyang mga nilikha. Ano po? So, sa ngayon hindi pa tayo nakaabot doon sa pundo na yon na kung saan tayo yung pinakamataas kasi tagalupa pa tayo, wala pa tayo doon sa kaya ng Diyos na kung saan yung mga tinubos ng Diyos at nagtapat sa Kanya ay maghahari na kasama niya. Ano po? So, ang buhay ng tao po ay higit pa po sa lahat ng buhay dito sa universe. No? Sa dito po sa lupa natin sa mundo. Ito ay mas mahalaga pa sa buhay ng hayop. Diba sinabi ng Panginoon, huwag kayong mabalisa dahil kayo ay mas mahalaga pa kaysa sa mga maya. You are of more value than many sparrows, sabi ng Lord. Kaya huwag tayong mag-worry dahil kung si Lord inaalagaan niya yung mga maya, mas lalo pa tayo na ginawa sa wangis niya. Ano po, ng mga tao na tinubos po niya ng kanyang banal na dugo. So, ang buhay ng tao ay mas mataas kaysa sa buhay ng hayop. Kaya di po yung pananaw po na ang tingin natin sa buhay ng tao ay parang kasing halaga lang ng buhay ng manok. So, yung pong mga mamamatay tao na yan, nakatulad po ng mga ng grupo ng ISIS, yung mga tagasunod ni Muhammad, wala po silang respeto sa buhay ng tao. Ano po? Basta na lang nila papatay ng isang tao kung isipan nila yun. Pero po tayo alam po natin ang buhay natin ay galing sa Diyos at siya po ang may-ari ng ating buhay. Hindi po tayo may-ari ng buhay natin. No? Kasi galing sa Kanya ito. Kaya nga sinasabi ng marami ay sinasabi na natin nga nahiram ang buhay na natin sa Panginoon. Dahil ang talagang may-ari nito ay siya. Ngayon, ganun ka-importante ang buhay ng tao, ganun kahalaga. Kaya ito po ay pinoprotektahan ng Panginoon sa magitan po ng tinatawag na capital punishment. Ibig sabihin, ang magdanak ng dugo ng isang tao, dugo rin niya ang isisingilin din ng Panginoon. Yun ang death penalty, ano po? Na kapag ikaw ay pumatay, ikaw rin ay dapat mamatay, yun din ang dapat parusa mo. Kaya kinukundi na po sa Biblia ang pag-shed ng innocent blood. Ano po, buksan po natin nakalagay po sa ikalawang hari, 21. Buksan po natin ito natin mga Biblia para makita natin talaga kung anong tinuturo ng Panginoon sa atin. Kalawang hari, 21. 16.
Puntahan po natin doon. 21, parang dyan sa lamin ko. Kasi mabasa to eh. 21, 16. Kung sinasabi, ito po. Maraming senteng tao ang pinatay ni Manase hanggang sa dumanak ang dugo sa mga daanan ng Jerusalem. Hindi pa kabilang dito ang kasalanan na ginawa niya na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Huda sa paningin ng Panginoon. So, shedding innocent blood, pagpatay ng innocenteng tao, ano po? So, sa Kawikaan po 6, tinan po natin doon ang nakalagay naman. Sa Kawikaan, ang Kawikaan pagkatapos po ng awit o salmo, ano po? Proverbs 6:17. Buksan po ninyo mga Biblia po ninyo para mabasa nyo din, ano po. Malay nyo, hindi talaga yun ang nakalagay, ano. Nag-invento lang ako. 6:17, ito pong sabi. Umagala ang taong walang kwenta at masama. Ay, mali pala. Sorry. Sa 17. Pitong bagay na kinamumuhian ng Panginoon. Ang mapagmataas, ang pagsisinuling, ang pagpatay ng tao. Yun. So, kinamumuhian ng Panginoon ang pagpatay ng tao. Shedding innocent blood ang nakalagay sa English, ano po? Bakit? Kasi ang tao po ay may halaga sa Diyos. So, tinan po natin ng mga magagandang verse sa Bible na kung saan po binabanggit pong kahalagahan na ng buhay po natin. Sa Jeremiah 1:5 sabi, "Before I formed you in the womb, I knew you. And before you were born, I consecrated you, appointed you prophet to the nations." Kung hindi pa tayo pinapanganak, kilala na tayo ng Panginoon. Ano, alam niya kung anong ang magiging katawagan natin sa kanya. Ano po, plinano na niya ang buhay po natin. Ganun po kadakila ang ating Panginoon. Ano po? "Then the Lord God formed man of dust from the ground." Then po sa Genesis 2:7. "And breathed into his nostrils the breath of life. Then man became a living creature." So yun o. Iningahan tayo ng Panginoon. Pagkatapos niya tayong formahin. Ano po? Sa ng kanyang kamay. Iningahan niya tayo. Tayo ay nagkaroon ng buhay. So, bawat isa po sa ating mga tao ay special. Ano po? So, huwag po natin isipin na ang tao ganun-ganun lang, ano po, na tinatrato natin na walang halaga, ginagawa natin kasing halaga lang ng buhay ng manok ang buhay niya. Maling-mali po, wala po sa Bible po yung ganung pananaw. So, ang tamang pananaw po ay tayo ay ginawa ng Diyos, galing tayo sa Diyos, at napakaganda ng plano ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Hindi pa tayo pinapanganak. Alam ng Diyos kung magiging ano tayo, kung magiging sino tayo. Ano po? At ang isa pang napakaganda tungkol sa buhay ng tao, ang Panginoong Hesukristo natin ay nagkatawang tao para pwede po siyang mamatay para sa atin. So, ganun po tayo kahalaga. Ang bawat isa po sa atin ay mahalaga sa Diyos. No? Kahit na sabi nga nila, kahit na nag-iisa ka na lang sa mundo na to, mamamatay pa rin ang Panginoon para sa iyo dahil mahal ka ng Panginoon. Sa tayo mga minamahal ng Panginoon, upo natin gaya ng halimbawa ng iba dyan na hindi pinapalaga ng buhay ng kapwa niya. Ano po? Ang tinuro po sa atin ng Panginoon,
mag-ibigan tayo sa isa't isa. No, dahil minamahal po niya tayo. Binigay niya buhay niya para sa atin. Nang sa ganun tayo po ay hindi na papahamak ng magpakailanman, ano po, nang hiwalay sa piling po niya. So, kayo po, kung kayo po ay may pot sa puso niyo, may galit kayo sa kapwa ninyo, ito po, iwaksin niyo na po, no? Pagsisiyan niyo na. Dahil ito po ay masasabi din na matatawag din nating pagpatay sa kapwa natin ang pagkakaroon ng puot o galit, matinding galit sa kapwa natin. Pagsisiyan po natin ito dahil ito po ay kasalanan. Ano po? Ay inuutos sa atin ng Diyos, mahalin natin ang ating kapwa. Ibig sabihin ng mahalin, ialay natin ang buhay natin para sa kanila. Imbes na tayo ang kumuha ng buhay nila, tayo ang tumulong sa kanila, magbigay ng kaginhawaan sa kanila, mapaganda ang buhay po nila. Yun po, hindi po kakagay ng mga iba dyan na walang habas na pagpatay sa kapwa-tao ang ginagawa nila, no? Walang takot sa Diyos. Kasi hindi nila kilala ang Panginoon, eh. Ang Diyos nagbibigay ng buhay, hindi kumukuha ng buhay ng basta-basta na lang, ano po. At kung isang tao man ay mamatay ng natural, yun po ay kasama po sa plano po ng Diyos. Talaga lahat po ng tao sa mundo ay nakatakdang mamatay ng isang beses, yun po nakalagay sa Biblia. So lahat po tayo pupunta ron sa kamatayan. Maliban na lang kung dumating ang Panginoon at sunduin po ang kanyang mga tinubos, ano po, ang kanyang hinirang sa tinatawag po na rapture of the church. So, tayo po ngayon ay magdumulog sa Diyos. Magsisi po tayo kung tayo po ay may galit sa puso natin. May sama na loob tayo. At gusto nating patayin ang ating kapitbahay. O kung sino man dyan gusto nating patayin. Tayo po ay magsisi. Ito po ay damdamin na hindi galing sa Diyos. Ito po ay emosyon na hindi galing sa Diyos. Ang galit sa kapwa, ang sama ng loob, ang paghihiganti. Ang tinuturo po sa atin ng Panginoon, ialay natin ang buhay natin para sa ibang tao. Dahil ganun din ang ginawa ng Panginoon para sa atin, binigay niya ang buhay niya sa krus ng Kalbaryo. Para kanino? Para sa atin lang na maraming kasalanan sa Kanya. Mga kaaway tayo ng Diyos, pero ang Diyos, binigay ang buhay niya para sa atin. Para tayong maligtas, hindi tayo mapahamak magpakailanman sa apoy ng impyerno. Kaya ngayon po, invite ko kayo na magsisi tayo, tanggapin natin ang Panginoong Yesus bilang sarili nating tagapagligtas at Panginoon nating buhay. Magdasal po tayo ngayon. Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa napakagandang salita niyo na narinig ko tungkol sa kahalagahan ng buhay ko, Panginoon. Ako pala'y mahalaga sa inyo, Panginoon, na may plano kayo sa buhay ko, Panginoon, bago pa ako'y panganak sa mundo. At gusto niyo po akong makasama magpakailanman sa kaharian ninyo, Panginoon, at maghari na kasama ninyo, Panginoon. Panginoong Jesus, Lord, linisin niyo po ako sa lahat ng mga kasalanan ko. Mula ulong ng dalapakan, Panginoon, mula na ako'y panganak sa mundo na ito, ako'y pinakagawa ng kasalanan, Panginoon. Linisin niyo po ako. Gawin niyo po akong busilak. Gawin niyo po akong banal, Panginoon, sa magitan ng inyong dugo na tumuyi sa krus ng Kalbaryo. Panginoong Jesus, kayo na po maghari sa aking buhay. Tinatanggap po kayo ngayon bilang aking tagapagligtas at Panginoon na aking buhay. Simula sa araw ito, Panginoon, ko maglilingkod sa inyo at mabubuhay para sa inyo lamang ang muli niya. At Panginoon, puspusin niyo rin po ako ng banal na espiritu upang mapagtagumpayan ko po lahat ng mga tukso talang ng Diablo. At Panginoong Jesus, patuloy kayong gumawa sa buhay ko, Panginoon. Maraming salamat sa kaligtasan ng aking kaluluwa, sa kapatawaran po ng aking makasalan sa buhay na walang hanggan, na binibigay niyo po sa akin sa sandali nito, dahil ako'y sumasampalataya sa inyo.
Thank you, Lord God, sa lahat po ng plinana niyong maganda para sa buhay ko. Itong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa kung kayo po'y taus po ng dalangin yan, magsaya kayo, magtadlong kayo sa tawa, dahil napatawad na ng Diyos lahat ng kasalanan niyo. Para lumago kayo sa pananampalataya, huwag niyong kakalimutin magpag-isip sa Diyos na galing sa puso. Yun ang kailangan ng prayer book o kaya ng imahin at rebulto dahil ang Diyos po ay buhay at nakikinig sa ating mga banalangin. Sumasagot po siya. At sa mulod mga Pine Church na kung saan po ang pinapangaral salita ng Diyos, hindi doktrina ng tao, hindi po tradisyon ng simbahan, kundi ang purong salita ng Diyos, walang dagdag, walang bawas, mula Genesis and Revelation. At sa mulod mga Pine Church na kung saan po ang pangalan ni Jesus Cristo lang tinataas, hindi pangalan ni Pope Francis, hindi pangalan ni Mama Mary, kundi pangalan ng Panginoon sa Kristo dahil siya lang po ang makakapagdala sa atin sa langit. So, muna po maghihintay ng church na kung saan po ang Espiritu Santo kumikil sa kaligidnaan, tumuturong sa pagsamba, magbabago ng buhay ng mga ng pagaya, magawa ng mga tanda din mala sa buhay ng tao. So, kung kayo po ay na-bless ng programa natin, pagsabi po nyo, pwede nyo po i-share sa mga kakilala ninyo ang programa na to na ang tanging pakay po ay itaas ang banal ng Panginoong Jesus at dalhin po lahat ng tao sa kanyang paanan para maligtas. So kung kayo po ay na-bless, sabihin niyo po sa mga tao sa paligid niyo ang tungkol sa program na to para sila po ay madagdagan ang kaalaman nila dahil sa simbahan natin, alam natin na salat po tayo sa salita ng Diyos. Galing ako sa ganung simbahan po na halos yung linggo nandun ako pero wala naman ako natututunan tungkol sa Panginoon. At kung meron kayong mga dagdag na tanong, mga feedback, suggestion, comment, o kaya gusto niyo tumulong sa mission to, welcome po ang inyong tulong na panalangin at tulong na financial. At pwede po kayong sumulat sa akin o kaya mag-email, mag-text, o kaya mag-tweet, ano po. So nandiyan po sa ibaba ang aking personal information. So hanggang sa sunod po ng pagkita po natin, sa Diyos po ang lahat ng papuri at pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon.